Pasipul-sipul na pumasok si Adam sa loob ng kabahayan. Sinigurado muna niyang nakauwi na ng maayos si Angelica bago siya tuluyang umuwi sa hasyenda. Kahit na nga nababagabag siya sa mga sinasabi nito kanina, ang totoo, gusto pa niya itong kausapin ngunit base sa ekspresyon ng mukha nito, ay malabong mangyari iyon. Tila ba ang sinasabi niya kanina ay isang napakalaking kasalanan? Paakyat na siya nahagda nang marinig niya ang tinig ng panganay na kapatid niya. Saan ka nang galing? Nakita niya ito ang isa pa niyang kapatid na mas bata sa kanya. Nasa minibar ang mga ito. Tanghaling tapat. Ngunit nagpapakalunod na agad ang mga ito sa alak. He walked towards the bar and sat on a stool. Kailan ka pa naging chismoso, kuya? Pabirong balik niya rito. Hindi ito nagsalita, ngunit ipinagsalin siya ng whiskey sa baso. Tinanggap niya iyon. Mabuti na lang at kumain na siya. Mukhang balak magpakalasing ng mga ito. Halos mauubos na ang laman ng bote. Bulong-bulungan ka naman. Si Sky iyon ang sumunod sa kanya. Bumalik ang tingin niya sa Kuya Teo niya. Inubos muna niya ang laman ng baso nito bago ito nagsalita. May kasama ka raw na magandang babae kanina sa bayan. Napangiti siya sa sinabi nito. Mukhang may nagchisme sa mga kapatid niya tungkol kay Angelica. So, who's the new girl? Tanong ni Sky. Lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Nobody. Hindi ko alam na chismoso na pala ngayon ang mga tao rito sa hasyenda. Parang lahat yata ng tao rito nagiging chismoso. Judging by the way you smile, I don't think it's nothing. Sabi ng kuya niya. Hindi talaga niya ugaling magkwento sa mga kapatid niya. Tiyak na pang-aasar lang ang aanihin niya mula sa mga ito. Who's this beautiful girl? Where did you meet? Sky asked. Kung sinabi ng mga tao na maganda siya, siguradong maganda talaga. Lalo siyang napangiti. Hindi naman sigurong makakasakit kung magkukwento siya ng kaunti. She's a nymph. I first saw her in the forest. Hindi niya masupil ang ngiti sa mga labi niya. Namilog ang mga mata ni Sky. You had sex with her in the ancient way? That's so amazing. Susuplahin na sana niya ito. Ngunit naunahan siya ng kuya niya. Watch your mouth, Sacramento. Gusto niyang mapahalakhak sa naging reaksyon ni Sky. Ayaw na ayaw nitong tinatawag siya sa tunay nitong pangalan. Ang Kuya Theo naman nila ay ayaw na nakakarinig ng masamang salita kapag nasa loob sila ng bahay. May pagka-conservative ito. Fine, sagot ni Sky. Tumayo na siya para huwag nang humaba pa ang usapan. Aakyat na ako sa itaas. Hindi naman siya pinigilan ng mga ito. Pagpanhik niya sa kwarto, ay agad na nagubad siya ng damit. He went inside his bathroom and turned on the shower. He couldn't help but think about Angelica. Kakaiba ito sa lahat ng mga babaeng nakita at nakikilala niya. Ang uri ng ganda nito ay hindi pagsasawa ang paulit-ulit na tingnan. Her skin was naturally tan. Her heart-shaped face was so coordinated with her heart-shaped lips. She had a pinkish lips, thin upper lip, and full lower lip. Her eyes were round and light brown. Matangos din ang ilong nito. Mas maganda sana ang mga mata nito kung magniningning ang mga iyon. Wala siyang mabasang kahit ano sa mga mata nito, maliban sa walang kapantay na kalamigan. Tuwing napatitingin siya sa mga mata nitong kasinlamig ng yelo, parang nadudurog ang puso niya. Nagtataka siya sa sarili niya kung bakit hindi nasasaktan ang pride niya
sa tahasang pagtanggi nito sa kanya. Wala pang babaeng hindi lumuhod sa paana niya kapag nginitian niya ito. Ngunit si Angelica ay naiiba. Para siyang hinihigop ng pagkatao nito sa unang beses pa lang nang nakita niya ito. Sinasadya talaga niyang asarin ito. Gusto niyang magkahulagpos ito mula sa pagkatao na kinakukulungan nito. Para itong perpektong manikin na hindi nagkakamali kahit kailan. Napapikit siya ng pag-alala sa naging reaksyon nito nang unang sabihin niyang nais niya itong ligawan. O nang beses niyang nagsabi ng panliligaw sa isang babae pagkatapos ay ganoon pa ang nagiging reaksyon nito. May malakas na pwersang nagtutulak sa kanya upang patuloy itong lapitan at basagin ang yelong nakapalibot dito. Hindi niya alam kung saan iyon nagmumula. Ngunit gusto niya ang damdaming iyon. Makailang ulit hinawi ni Angelica ang ilang hibla ng buhok na tumatabig sa kanyang mukha. Napakalakas ng hangin sa tabing dagat. Wala siyang ibang narinig. Maliban sa mga hampas ng alon, she could actually get used to this. She felt some sense of belongingness in this place. Muling umihip ang malamig na hangin. She suddenly felt cold and empty. Alam niya na ang nadarama niyang iyon ay hindi mula sa malamig na simoy ng hangin, but something deeper than that. Siguro ay kakalimutan na lang niya ang paghihiganti. Babalik na lang siya ng Amerika. There was where she truly belonged. Tatayo na sana siya nang may marinig siyang mga yabag ng kabayo. Napalingon siya. Nanlaki ang mga mata niya at tuluyan ng napatayo dahil sa nakita niya. Adam was riding a horse. His wavy and unruly hair was being tossed by the wind. Hindi niya magawang kumilos. Tumama sa mukha nito ang ilang sinag ng papalubog na araw. Parang ayaw niya maniwalang totoo ito. Kung hindi pa ito ngumisi sa kanya, ay hindi pa siya matatauhan. Hi, beautiful. Hinagot siya nito sa kakaibang tingin. Gusto niyang panayuan ng balahibo. Bigla siyang na-conscious. Gayong hindi naman siya ang tipong madaling maaapektuhan. She wore a gray 3/4 shirt and a cargo short. You look gorgeous today. She rolled her eyes. He laughed heavily. You're so pretty when you do that. You look more natural. Sasawatahin sana niya ang sinabi nito. Ngunit agad nitong dinugtungan iyon. Why did you wear that kind of shorts? Sinadya mo sigurong iyon dahil alam mo na pupuntahan kita. Balak mo akong akitin. Napahumindig siya sa narinig. You're so full of yourself. Bakit ko gagawin iyon? Samantalang hindi naman kita gusto. Sa labis na pagkagulat niya, ay tumalon ito pababa ng kabayo. Lumapit ito ng husto sa kanya. Sa paraang hindi na sila nagdidikit, ngunit halos wala ng pag-inan. Para siyang tinutorture nito. She swallowed hard. Lumayo ka sa akin. Tama ba ang narinig niya? Nag-stammer siya. Noon lang nangyari iyon sa kanya. Alam kong hindi iyan ang gusto mong sabihin. Ni hindi niya nahulaan ang sunod na ginawa nito. Bigla siya nitong itinaas pasakay sa kabayo. At sumunod naman ito na sumakay sa likuran niya. Hindi siya nakakilos ng bahagya dahil sa takot na baka siya mahulog. She was so aware of his hard body against her back. Napakasarap sa pakiramdam ang sumandal dito. Gusto niyang matawa sa sarili. Lahat na lang ng first niya ay dito niya naranasan. Unang hali, unang pagsakay sa motorsiklo,
at ngayon ay unang pagsakay sa kabayo. Hindi siya pwedeng bumigay rito. Pilit na sinaway niya ang kanyang sarili. Saan tayo pupunta? Pilit na ibinalik niya ang kalamigan sa tinig. Sa lugar na tiyak na magugustuhan mo. Kahit hindi niya ito nakikita, ay natitiyak niyang nakangiti ito. May 20 minuto siguro silang nangabayo. Nang matanaw niya ang pakay na destinasyon nila, what she saw literally took her breath away. A white, beautiful white sand beach. Mas maganda at makapagpigil hininga iyon kaysa sa dagat na malapit sa bahay ng mama niya. Nauna itong bumaba ng kabayo bago siya inalalayan sa pagbaba. Nagkalapit ng gusto ang mga mukha nila dahil sa pag-alalay nito sa kanya. Hindi niya napigilan ang sariling titigan ang mapupulang labi nito. Those lips gave her her first kiss. Eksaktong pagbaba niya ay nagtama ang paningin nila. Pang-aasar na inaasahan niyang makikita roon. Ngunit iba ang nakita niya. Seryoso ang mukha nito. Aware siyang unti-unting pagbaba ng mukha nito palapit sa kanya. Ngunit ayaw mag-function ang isip niya. Halos magdikit ang mga labi nila nang marinig niya ang hampas ng alon. Pumaling siya sa kaliwa at tumakbo papunta sa pangpang. Lumingon siya rito. Mababakas ang panghihinayang sa mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Muli siyang tumalikot. Hindi niya mapigilan ang munting ngiting sumilay sa mga labi niya. Ayos lang iyon dahil hindi naman siya nito nakikita. Kung hindi siya nagkakamali, ay kilig ang nararamdaman niya. Nilingon ulit niya ito. Sino ba naman ang hindi kikiligin kapag may ganoon kagwapong kasama? He wore summer printed polo and white shorts. Bagay na bagay iyon dito. Nakaupo na siya sa buhangin nang maramdaman niya ang pagtabi nito sa kanya. Sinadya talaga nitong ikiskis ang braso sa kanya. Umisod siya palayo rito. Ngunit umisod naman ito papalapit sa kanya. Alam niyang lalapit at lalapit pa rin ito sa kanya. Kahit ano pang pag-isod ang gawin niya, kaya hindi na lang siya kumilos. Lumipas ang ilang saglit na walang nagsasalita sa kanila. Pareho lamang silang nakatanaw sa dagat. Tell me about yourself, Lika. Basag ni Adam sa katahimikan. Why should I? Muli na niyang naibalik ang composure na nawawala kanina lang. Ramdam niya ang nanakatitig ito sa kanya. I told you before not to call me Lika, she said coldly. Then give me one good reason not to call you that. Give me one good reason. At lapit ka ng lapit sa akin. She gave him a cold look. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita gusto. I don't care, sweetheart. You already know my intention. That's what I care about. She gave him an insulting smile. Kung talagang hinahamon siya nito, pagbibigyan niya ito. Sisiguraduhin niyang dudurugin niya ang ego nito. Okay. You want me to play games with you? Let's play your game then. She said casually. Kumunot ang noo nito. What does that mean? Well, let's see the courtship that you're talking about. Biglang nagliwanag ang mukha nito. Really? Yeah. Ang kasiyahan sa mukha nito ay kabaliktaran sa kalamigan ng mukha nito. Tumitig ito ng mataman sa kanya. Let make myself clear first, sweetheart. I'm not playing games with you. Whatever. Hindi tumitingin ditong wika niya.
She was afraid to look at his eyes and say something that would make her believe him. You know what? You're so perfect. Too perfect. In fact, he commented. Nagkibit-balikat siya. Isn't it good? Tanong niya rito bahagya pang inangat ang mukha. Actually, no. Tila baliwalang sagot nito. Literal na napanganga siya. How dare you? Parang tinangay ng hangin ang self-control niya. Tila hindi naman ito natigating. You're the most beautiful woman I ever seen in my entire life. Tila naglalago sa kaluluwa niya ang mga mata nito. Pero sa sobrang perpekto mo, ay parang hindi ka na tao. Tumayo ito at ngumiti ng pagkatamis-tamis. You need to become human again. Hinila siya nito patayo. Napasigaw siya sa labis na pagkagulat. Nang pasanin siya nito na tila sako ng bigas. Kahit anong pagsigaw ang gawin niya, ay hindi siya nito pinakinggan. Nagtatakbo ito patungo sa dagat at hinagi siya sa tubig. Nagpapasag siya na tila isda. Nang makatayo mula sa tubig, ay biglang humangin ng malakas. Ang inaasahan niyang maramdaman ay ang mga damdamin na nararamdaman niya kanina. Dulot ng lamig ng hangin. Ngunit kabaliktaran iyon ang nararamdaman niya ngayon. She felt happy and alive. Tawa ito ng tawa habang nakatingin ito sa kanya. May naisip siyang kapilyahan. Kunwaring hindi siya tumingin dito at kunwari ay aaho na sa tubig, nagtagumpay naman siya dahil lumapit ito sa kanya. Hey, pukaw nito sa kanya. Pagharap niya rito, ay ito naman ang itinulak niya sa tubig. Dahil sa hindi nito inaasahan ang ginawa niya, ay bumagsak ito sa tubig. Tuwang-tuwang nagtatalon siya. Ngunit naputol ang tawa niya nang higitin siya nito sa mga paa. Pakiramdam niya ay lumubo ang tiyan niya dahil sa mga nainom niyang tubig dagat. Pero wala siyang maramdamang pagkaasar o inis dito. Para silang mga batang naghahabulan at nagbasahan habang papalupog ang haring araw. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.